Magandang umaga. Magandang gabi po sa ating lahat. Puro na ba tayo? Ikaw muna ha, yung sa list ng officers. Yeah. Wala pa si secretary. Good evening po. Yes, good evening. Sa officers lang po ba o sa buong batch? Buong batch to po, ma'am. Sala na Okay. kayo rito. Apo, Sala thank kayo you. rito. Sige, sige. Thank you for joining, ha? Ikaw na, ha? One. Pero we will just consider the quorum sa mga officers para mas madali. Kasi kung yung lahat 15 tayo, kailangan tayo ng 8. Kasi yung iba, si Sir, si Doc Jerry, may appointment sa. Di ba kasalay kayo, Ma'am Minel, sa name Dr. Jerry? At kayo ni Ma'am Labon? Yes, mag-start ang Diba? among program 6:30 diri, 7:30 diya. Ah, nagsugod na mo. Wala pa. Ang chair sure lang Ma'am Labon ang mag ano karon mag host sa culmination night. Ito na lang. Okay. Tatlist Jola Hindulis. Manil, Humawi, dalawa. Okay, korono na pala tayo. Ikaw na ha. Engineer, pagsugod sa 7:20, ni anak ko sa simbahan kay nagsugod ang evangelism engineer. Ladies and gentlemen, fellow officers and members of this Gamma Batch of Class 2024, the chair would like to call this meeting into order. Okay, so we'll start with this meeting with the singing of our theme song, which I'm going to share. Sandali, ha? Come on. Diri pa. And after the theme song, we're requesting Sir Glenn for the opening prayer. Eternal love.
Search God's word, share His word, for in it we know the love, eternal love. In this darkened world, we need the light, the true guide of life to follow. It shows what we need. Just what we need to do to lead an empowered life. Search God's word, leave His word, for in it we know we have eternal life. Reach God's word, teach His. Eternal love, for in it we're sure they have eternal love. Share God's word. Okay, let us pray. God the Father, the wonderful, powerful and merciful God. This evening, Lord, magamiting ang Gamma Bats alaban sa kon, Senyor. Lord, please tabangi si amo nga presidente, si Romeo Celeste sa pag-chair, ug ako nagatuo nga by God's grace siya mag-chair. Tabangi usab ang amo nga mga officers na makahimo sa pag appeal sa meeting alang sa paghimaya diha kanim. Pasailoa kami sa among mga kapakyasan, Ginoo, kung diin kami nakasala. Ang tanan namong pagaisgutan o agenda karon magmalampuson uban sa imong tabang. Among yulang dungog ug himaya kanimo in Jesus name, the powerful name. Amen. Thank you. Amen. Okay, maraming salamat, Sir Glenn. For this time, si atong secretary, si Doc Rich, wala pa naka-join. Pero nag-story na may ganiha nga. Pangyod, busy kayo siya. Nag-dilipot ba yung ibati niya? Mingin siya ma-attend lang siya, pero maminaw na lang siya, pero dili siya makatay kung sa minutes. So, shall we request Ma'am Labon to temporarily act as temporary secretary, Ma'am Labon? Hello, ma'am. Okay lang, ma'am. Anyway, kay sige ka din. Engineer. Yes. Magsugod na sa pangwali diri evangelism. Ako lang imiot, maminaw lang ko. Kay magsugod na sa Okay, thank you. Okay. Salamat, God bless. Sige. So before sa kamula ka basahan nitong agenda, ako i-present ang itong agenda this evening. This meeting. Yes, please, anak ko na yan. Naaraman ko diri sa kilid engineer. Ako lang i-mute. Okay, sige. Kay magsugod. Kuan man gud ni sound system, saba kayo. Okay, so now na atong once again, the chair would like to present the agenda for discussion tonight. Tonight is May 23. Person for first day via platform. The order of business. I have a call to order, which I have done. Then the singing of our theme song. Invocation by Chaplain Glenn Lomac. Call will be supposedly be led by Ma'am Rochelle. Randita man si Ma'am Labon. Then the business of the day, we have one, the reading and approval of the previous minutes of meeting. Then matters arising from the previous minutes of meeting, the unfinished business. We have this unfinished business and income generating projects. Then item number four, update of contribution for class gift, then for other matters. So before any adoption of the agenda, the chair would like to solicit any other matters to be included for our discussion tonight.
Anyone in other matters? No other matters, engineer. Okay, so if none, we will move for the adoption of the agenda for discussion tonight. I move, Mr. Chair. Okay. Second. Okay, there's a motion by Chaplain Glenn Lumacto to adopt the agenda for discussion tonight. So, any second? Second, Mr. Chair. Seconded by Ma'am Maria Lorena de Dios. Okay, Ma'am Labon. Okay lang, Ma'am Labon, na-record. Record mo na. Ikaw muna ang temporary secretary, Ma'am Labon, ha? Okay. So, mupunta muna tayo sa roll call. So, mayroon ka bang listahan sa offices? Ano? Nasa amin na rin yun. Okay, Ma'am Labon. Yan, Lido. Sorry, sorry, noon sa mga to, stop man. Okay, so may we hear Ma'am Labon at us, Ma'am Labon? Sige. Hello. Hello, hello ma'am. Gabi. Yes. Sorry, gabi, nanawag ma'am. Ka. Nanawag. Nagtawag akong nanawag estudyante si... pa yung mama. Nanawag. Ah, okay, okay, okay. Nakutol po kamay. Pero, okay. I-record na lang, ma'am, with this. With... Okay, ang pakikurol ko lang, ma'am. Oh. So, hello, ma'am. Na nakilistahan sa officers, ma'am? Hello, wala. Jud ko eh. Oh, na to diri, di ba? Rag na blanco ko ba na ready. Sorry. Murag ko amin ka. Niya di ang presidente, ang vice, si Sir Jerry o si Sir Gio. Wala siya karon. Kung saan niya siya nga meeting? Tanan ka man, no? Engineer? Oh, yes, yes, ma'am. Tanan na. Pero ang atos ang kuhang ang quorum, officers ang usa. Diba po ng uban? Once nga ma-fully constituted na ta, next meeting na to, we will now constitute the whole 15. So mukha tag majority nga 8 to start the meeting. So this time, ato sangguanan ang quorum by the officers. Basically, ang present karon ma'am, atong presidente, atong treasurer, o kamong duha, ang PIO, ang auditor, o Sir Glenn. So, 5. So, we can now constitute the quorum kay 8 at least kay 5. So with that, that's why I would like to declare the meeting in quorum. Okay, so we have already approved this, adopt the agenda for discussion. For the reading of our previous minutes of meeting, okay, kung paano na, isya sana ako. Wala pag isip, ma'am, no? Anyway, na naman ang minutes, yan ang pong gihatag. Oh, sige, sige. Kala kayo, kineng... Sorry, tabangi lang ko. Sige, ma'am. I-record lang din mo, ma'am. Kung natin i-record din, i-record lang. Oo. Human, sabi ni. Sige lang. O nag-record sa roll call, ang mga ngalan, no, nga present. Oo. O, sige. Kaya mag-change po niya sa phone. Okay, kaya mag-share man po din sa laptop sa mga official song. Okay, sige, ma'am. Okay. Okay, ma'am, pakibasa ng kuan ma'am, minutes. Muna siya ang minutes. So, requesting our temporary secretary. Okay. Ito, ma'am. Sige, sige pa. Minutes. Okay, before going further, ma'am, we also acknowledge the presence of Ma'am Maria Lorena de Dios. Hintayin siguro muna ng iba nating kuan siguro. We'll just acknowledge them as soon as they will join. So, okay, Ma'am Maria Lorena de Dios. Okay, okay ma'am. Yeah, we'll be reading. Sorry, ah. Okay lang po, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead po. Ano po yun? Welcome po. Welcome po, sabi niya. Ah, thank you. We acknowledge you, ma'am. Welcome to
Dog bats. Okay, thank you po, thank you. Okay. Speaker. Okay, good evening po sa lahat. Again, Ma'am Khan Labon, can we proceed with the reading? Yes, po. Okay, good evening po sa lahat. On behalf of our secretary, Dr. Richard Pisto, I will be reading to you the minutes of our Gamma Batch Officer Second Meeting last May 16, 2024. Time started 7:31 p.m. Opening prayer by Mr. Jerry Faustino. Then we have roll call. Then Gamma Batch elected officers, President Sir Romeo Celeste, Vice Religious, Dr. Jerry Faustino, Vice President Social, Sir Jover Iquiron, Secretary, Dr. Rachel Gisto, Treasurer, Ma'am Minelba Bahuyo, Auditor, Labon Humawid, PIO, Sir Norbert Humawid, Batch Pastor or Chaplain, Sir Glenn Lumacton. Quorum by President Celeste. Agenda presentation by President Celeste. Motion by Sir Lumacton. Seconded Sir Jerry Alcino. Reading of minutes by Secretary Cristo. Motion to approve Glenn Lumacton. Seconded by Labon Humawid. Agenda discussion. Number one, update of class gift by Ma'am Manel. Letter A, laptop estimated cost. Dell, $15,990. Lenovo, $12,990. MSI, $12,990. And Dell is presented by Ma'am Manel. So it is $16,990 in pesos. Doc Rachel, round up to 27,000 pesos. And then, Doc Jerry, meron pero di sure. Maybe someone asked, may tax ba ito? Tama lang dyan, sir? Engineer, napa? Yes, sir. Ano na napasunod? Napasunod. Okay, next page. Ito, ma'am. Ma'am Labon, what if sa Pinas na lang is my Dell na same prices at same capacity dyan na lang sa Pinas, Ma'am Manel, maganda at mura sa Thailand, agreed by Ma'am Labon. If you want to add 750 baht, the Dell 8 gigabytes will become 16 gigabytes. Motion by Sir Glenn to add 750 baht. So, a total of 17,740 baht plus tax. Contribution is 2,000 pesos for every Gamma Batch member. Motion by Sir Glenn that every Gamma graduate 15 will contribute 2,000K for the class gift. It was seconded by Sir Jover Iquiron, and the President checked the names of Gamma members. Some are not familiar. Suggestion by Sir Glenn, i-add natin sa group chat. Deadline. Proposed date, Sir Lumacdot, May 20 to June 3. Dr. Rachel Cristo, first week sa June 24. Majority, first week of June 1 to 7, 2024. Sir Faustino suggested that if June 1 to 7. And Sir Faustino suggested that if others can send before June, they can do so. Suggestion. Ma'am Manel Bajuyo, sending of cash should be done as one for convenience at her end. Concerns of sending the money final to collect the payment through GCash. I think this is through GCash to President Celeste. Request of Ma'am Labon, give up one position so that only one position is held by the couple. Change PIO position of Sir Norbert, Sir Glenn. As is na lang, Dr. Jover Iquiron seconded the motion. Dr.
Cristo, serve. Prompting by the Holy Spirit, no politics, just service. Accepted by Ma'am Labon Himal. Thank you. Magawa. Anyways. Gama, number three, Gama Batch Advisor, Glenn, Sir Glenn Glomatod, motion that Sir Leonardo Zidran will be our advisor and seconded by Sir Jover Miron. Incoming generating program, vision to continue to support the LCMBSI until the end of time to support the school and to bless this ministry. Think of some income generating project. And then soliciting any motion for this item, motion by Sir Glenn Lumacford for IGP, seconded by Ma'am Minel Baduyo. Ma'am Minel Bahuyo suggested to lay on the table muna para mapag-usipan maigi. Made it a motion to lay on table by Sir Jover. And Sir Jover seconded the motion. Letter D, regular meeting, Sir Glenn and Sir Jover suggested monthly. Move to close the suggestion. Sir Glenn Lumacto and Sir Jover Aquarian every last Thursday. Sir Glenn Lumacto lay on the table the schedule motion by Dr. Richard Pisto, seconded by Sir Glenn. Put into motion our special meeting every week until graduation. Ma'am Minel by Bahuyo, seconded by Sir Jerry Faustino. Add all the Gama members to the DC. And mission suggestion, I think this was a suggestion that we will have vision mission by Ma'am Minel. So soliciting any motion to adjourn this meeting by President Celeste, motion to adjourn by Sir Glenn Limacol, suggested, seconded by Sir Jover. Meeting ended 9:40 in the evening. Closing song, links to song and closing prayer, Sir Jover is given. Okay, thank you so much, Ma'am Labon, our temporary secretary for tonight in lieu of Ma'am Ritz. Okay, so for the information, andito lang pala si Ma'am Maria lang, no? Ang wala pa yung iba nakasali, yung other members. So Ma'am Maria, ito po yung ano na discuss namin at sana agreed. Itong sa part 1 about the class gift. Kita ka. Engineer, out sa kuha, mag-swap kami sa polo sa laptop. Salamat. Salamat. Okay, sige, okay ra. Okay. Okay, so kining number 1, Ma'am Maria, mo na inaprobahan sa grupo nga magkuhata ta class gear tong previous tong first meeting nato. Ano mo di ay nasabutan nga laptop ang paliton, nasabutan po to nga ang gamiton nga brand is Dell. So during the presentation, we requested Ma'am Minel nga mag-canvas usa. So nasay tulo ka brands nga iyang gi-offer, nga iyang gi-kuan canvas apil ni Lenovo, MSI. Pero because ito sold di approve nga deal ang atong kuhaon. So mo na yung kiningon nga deal is preferred by Ma'am Minel. Kani siya, kining, kala niya, dili lang kay si Ma'am Minel ni, kung dili ang tanang yung officers agreed nga deal ang atong paliton nga brand sa Sir laptop Chair, excuse sa me our po. Class gift for this batch. Yes, Ma'am Minel? Ang atong minutes ba, akong i-suggest nga kaning 16,000, dili ni siya peso, it's Ma'am, baht. Hinay lagi ka, ma'am. Kadali, ma'am. Kaning del gani, dili ni siya Okay, kadali, peso. Dili ni siya peso, basta ma-confuse ang tanan ba. Yes, dili na piso, ma'am. Yes, ma'am. Butangan mo ba siya i-convert na ni siya 27,000. So, dapat butangan na ni siya. Sa obos, ma'am. Butangan ni yeah, siya plus sa... Plus ka tong... akong buta sabot ba nga, butangan ni siya sa ulay o kanang bat nga... Oh, ang sign, na piso mo yun. Tama, kay, tama. Basig ma, ano, okay, so... Ma-confuse correct, sila correct, nga correct. 16,000 tapos pag-abot sa total is tama na yung tama mga sorry sorry 27K. Okay, unsa ka na symbol sa bat, ma'am? Bat lang dibutan na BS lang nato, no? B A B H A T ana ra ba? Okay, sorry, symbol B ana lang ana, ma'am. B H T B H T tama na sa ma'am, B H T. So okay, so we are now here in the, sa correction sa minutes. So it's the same. Okay. THB ang bat. Bali din na siya. THB.
B, it's B. THB. THB. Oke, kuang nom ya. Pilih empat. Dari A. B, oke, selesai. THB. B, E, it's T. Anak, ma'am. Pero yang Oke. simbol anak yang sen yang ano lo ba Ya, THB lalang, lang lalang. siya. Sige. Oke. Sige. So, motong nasabutan. Oke, tulang ko para kang Ma'am Maria. Muna nasabutan, tapos kung i-convert kining 16,000 nga FP man din yung tama. BHT. Mukha na sa 27,000 ma'am. Tapos, lagi na siya day tax. So, including na sa tax, na kuha na siya. Plus, pagyod ang katong atong i-improve ang iyang GB from 8 to 16. So, mudog ang tax 750 baht. Munang maabot na sa 7,740. More or less, i-convert na more or less nasa sa 29,000 plus. Ito, run off na lang mo itong 30,000. So, 30,000 divided by 50, mo itong tag 2,000 ang kada membro sa kuan, Ma'am Maria. Mo itong labo tag 22,000. 2,000, I mean. Okay lang. Salamat lang sa thumbs up. Thank you for the support. So, mo na siya for item number one. So, we are now in the correction, comments, and supervision sa minutes. Okay? So, ang atong deadline ani during sa votation duha man ang kuan duha ang usab no suggest May 20 karong semana din first week sa June. So kining 3 mo ning number of votes, kining 4 number of votes, so daog ang first week sa June. So majority that will be on first week sa June 1 to 7. Pero si Jerry nag suggest nga kung doon na tayo available, you can now send niya nasabotan man ning usahon ra pagpadala. With this, kay 15 man ta kabuok niya 30 na man si Ma'am Minel o si Ma'am Samis humawid sa kwan sa Thailand na. So, i-minus ato ng 6,000. So, 24,000 atong i-gather din. Hey. Niyo, sahon ako pagpadala to Western Union to Ma'am Western Union. So, makuha na ako ng tanan. So, ipadala na to one time na pagpadala kang para kay Ma'am Minel in order to purchase the unit. Okay, so muna siya ang item number one sa agenda last meeting. Okay, proceed ta kung napailaing comment sa item number one. Kung wala, proceed ta sa item number two. Okay, kinimanggod nga item, nag-request si Ma'am Labon na itong sumas stated here. Pero nasabutan man yun nga, di na lang, assist na lang. So we are happy nga, i-accept rapon nila Ma'am Labon and Gilbert ang position. Okay. So, mo ni siya din he ang gam atong advisor si Sir Leonard si Bran. Sa number 4 na to kining income generating. Kini akong giiluhan, giapil na ko ni dito sa unfinished business mo na tong diskusyon niya kamanan ni. O sige, so regular meeting. Okay, so any other corrections sa atong previous minutes meeting? Thank you Ma'am Minel for the katong sabat day katong from piso to bat nga kwan. So kung wala na, any motion to approve the previous minutes of meeting? I motion to approve. Okay, there's a motion by Sir Glenn to approve the seconded po. Previous minutes of meeting May 16. Any second? Seconded po. Okay, seconded by Ma'am Maria Lorena de Dios. Thank you. Okay, so we'll now proceed to the matters arising. Okay, so next item natin. Sir Chair? Yes, ma'am. Permission to leave na po. Nag-start na ang ay, mula ka na mo, no? Oh, pero kung naapa mo, human. Pero balik lang mo dahil, man, ha? Kay, man. Ini ka, human, sa... Okay, sige. Human, okay. Kung sa rasa na, human ninyo, ma'am? Di ko sure kung sa pud oras mo, man, mag-message si Sir. Oh, sige. Kay, maragtasa po mga discussion. Basta, we'll be expecting you. Kung tagad, Sir Jerry. Oh, basta, human, me. Sa taman, me. Okay, thank you kayo, ma'am. Sige, waiting for your return. Ay, sa return ka, ha? Sige, so proceed na sa next item na to. Kung nabasa ninyo to, kadali sa check sana ko itong minutes. Ano, sorry, delay minutes. Sumana din.
Okay. So man na itong agenda, human na ta sa atong reading and approval of the brief ministry meeting. Ika item number 2, matter sa rising. Ini matter sa rising from our previous ministry meeting we just recently approved. None. If none, we'll proceed to the unfinished business. So, kini unfinished business na direct kining 3.1 income generating projects. As stated in the minutes, during our discussion, we have agreed among ourselves that our support to the school, the LCMB SI, will not stop on during graduation. We already that our support will continue until time ends. Para as our gesture of thanksgiving, pagpasalamat sa school, na yung mga benefits na kuha natin, yung mga learnings, will continually support the school. Kung narinig nyo kagabi yung testimony ni Ma'am Inil, ano ni Ma'am Marilyn, Manilin, kapantig ng puso kung paano para kahirap ang pag-umpisa ng LEMS o ng itong LCMBSI. So, kaya mas na napatibay yung ano natin, yung agenda natin na dapat talaga magawa tayo ng income generating projects to support the school. Kasi hindi lang sa ano, mayroon pa rin pangailangan, may maghingi din ng sa para sa health, yung siguro kung may namatayan, nga, yung nakaantig doon kasi nung nagtanong si Coach Ray kung mayroon pa bang pera dyan, sabi din ng Treasurer sa Mamanilin, mayroon pero sabi ni Doc, isagad mo na lang yan. Ilan, magkano na lang dyan, isagad mo na lang pagbigay. So ganun. So para talagang voluntary ang ating paralan na ito, kaya we feel the need that we have to continue supporting the school as our way of thanksgiving to the school for the benefits, for the learnings we learn. So that's why we come to this point now, we approve that we will have an income generating project, that out of this project, in income generated, we can share part to the school. So now is the time to share what particular income generating projects you want, we want to undertake. And meron man tayo tatlo na, si Ma'am, dito tayo si Ma'am Lorena, si Sir Glenn, o si Ma'am Labon. So apat, lima na lang tayo dito mag-discuss muna. Pero inisya na lang para pag dumating yung kasama natin yung ibang officers, we can also present to them. So now table is open for suggestion what particular income generating projects that you will undertake, that all along the way will be undertaken and income will be generated, we will contribute a certain portion of that for the school. Okay, any suggestion? Wala pa akong naiisip, sir. No, sige, sige. Pero kayo man, you just attended tonight. Sige ma'am, hintay tayo sa iba. Sir Glenn, pero, may naisip ka na Sir Glenn? Okay, ma'am. Nagpaplano pa akong, parang nag-iisip ako na i-pursue pa sa ano, doctorate. Namimili pa ako, kaya sabi ko, parang ayaw ko pang umalis sa LEMS. Yeah, ipag-pray na lang natin, ipag-pray natin sa Panginoon kung may dadating at dadating pa dyan. Mr. Chair? Oh. Yes, Sir Glenn. Permission to leave po. Nagsugod na ang wali. Ay, sabi na kong mo suggest na ka sa project. Sabi na, wakay na hunahunaan siya sa imang kakuan. Hunahunaan nga, pwede na itong undertake. Muragula kay ako manggudang in charge sa prayer, warrior direct. Ah, okay. Sige, pagbalik ni mo, sir. Pero mag-una-una mag-discuss na ni. So, una-una. Sa inyo, masabutan, engineer. Salamat. Sige, okay. Sige, welcome. Sir Romeo? Yes, ma'am. Iniisip ko, siguro magandang pag magkakaharap tayo sa graduation, lahat ng nandoon, wag lang natin isali sila, ano, si Doc Ray. Siguro pwedeng doon natin pag-usapan yan. Mas marami tayong okay, mas okay. Maganda din yun. Pero at least ang officers tayo na meron na tayong inisyal.
Apo. na na-discussan natin para mag-i-present natin doon para magdagdag na lang sila, no? Pero ito nga, may opinion kanina kasi mayroong mga alpha beta na hindi pa nag-graduate. Sasabay sila sa ating graduation next month. So, isa sige din sabi kung gusto nila Na-involve. sasabay na lang sa gamma batch sa group natin, mas mabuti para mas madagdagan tayo kasi 15 lang tayo dito sa gamma. Kaya nga eh. Yung At saka sinmasin ni ano. Sir Sidranat sa atin, 20 plus yun. Ano? Saka Ewan antayin ko natin. kung may siguro yung officers nila, yung sa... Opo. Andito ba Antayin siguro natin Sir yun. Sidran yung siguro bawat batch mayroon mga officers, ano? Ay, oh, sure yan. Tikas. Ma'am Labon, wala ka na dito, Ma'am Labon? Na naminaw ra ko Ah, naminaw ka. engineer. Okay, naray. Okay. Oo, naglista po ko. Ang siguro ba sige, pwede na to ibutang sa other matters ni nga or na man ko to yung nagkuan and nagfloat nga idea nga katong mga wa naka march sa during sa graduation sa Alpha o sa Beta, they will be marching with us nagkaroon ng grupo. So what if kung okay sila ha, nga diri na lang sa grupo magpamimbro sa kining nga batch, kining gamma batch ba? I don't think so kung katong ilang officers kani adto napabag hapon karon. O katong sa Alpha batch officers, are they still alive? Alive, alert, enthusiastic. At sa Beta, ganun rin. So dito, napag-agreed natin na hindi lang hanggang graduation niya itong set of officers natin. Tuloy-tuloy na to. So not only until graduation, the set of officers will go on until, as according to the minutes, until the end of time, hanggang kailan pa nabubuhay o nandyan ang LCMBs ay we will still continue to be behind to support the school. So, kahit anong paraan na makasuporta tayo, di man siguro kailangan malakihan, basta meron lang tayong maibigay o may suporta sa ating paralan. Okay na siguro yun. So, kaya mag-isip tayo ng particular project that we can undertake. Okay, if you don't mind, I have had yung sa chair, ako po meron kong naisip, pero sige lang. I will just discuss with you. Ito lang po para kasi ako galing ako ng cooperative, kaya naging chairman ako ng malaking cooperative sa Nabunturan for 11 years at naging board of director. Kasi sa cooperative, kung bago ka magpamimbro ng cooperative, mag-register sa Cooperative Development Authority, only one business muna ang undertake mo for the first 3 years. And so far, for all the cooperatives operating, maybe not only in Mindanao, but also other parts of the country, ang pinakaunang negosyo na i-undertake ng cooperative is lending. Sa mga experience ko po, itong lending talaga ang bumubuhay ng kooperatiba. Ito kasi mas madali. Pag sa income na, naka-income na ang lending, yun, nag-branch na sila ng ibang pang negosyo. So, dito na pag-isip-isipin ko, ma, kung okay lang siguro. Kasi for us, it will be difficult for us to register as cooperative dahil malayo man tayo, nasa Zoom lang. Pero we will just apply the principles of cooperative. Yung mga pamaraan sa cooperative, yan ating kana. Siguro, kung sa cooperative kasi mayroon mang sinasabing capital share, mayroong authorized capital share, mayroong subscribe, at mayroong paid up capital share. Pero dito sa atin, di man to cooperative ba, ano ba, para bang kung 15 lang tayo, siguro mag-put up tayo ng initial capital, sabi lang, ilagay lang natin 1,000 each, no? So meron tayong 15,000. So ipahiram natin ito sa mga membro, sa officers, tapos sa pag-isipan na natin ilan ang prosyento per month, and then out of that income, pero hanggang maging mag-rolling tong negosyo na to at lalago, yun ang siguro. Sa umpisa lang natin, yung mga detalye, yan ang ating no, pag-usapan dito at sa yung sabi ni Ma'am Lorena, pag nakabuo na tayo sa itong ganitong proyekto. Kasi sa tingin ko mas ito ano, mas feasible. No, ang ano lang, pwede man ang payment, meron man tayong GCash, no? Ang atin lang i-undertake kung mag-ilan ang porsyento
ilang payment ba, ilang months to pay. For example, if only how many persons can avail of the 15,000? We might decide na isa lang mo avail ng 15,000, di ba lima o tatlo, so tag 5,000, 5,000 sila. So, yun na. The income, the interest that will be generated will end add up with the initial capital. So if you want to add more, so yun na ang gawin natin sa prinsipyo sa ano sa kooperatiba. Para bang gawin natin ng capital share, yung siguro yung sa kooperatiba, yung isang share is 100. So so kung may 1,000 ka, may 10 shares ka na. So kasi yung pag-divide sa income sa kooperatiba depende na sa number of shares. So pero sa kooperatiba may limit yan. You are only allowed to have a share of 10% of the authorized capital share. So sabi natin pag 1 million ang authorized capital share, so only 10% of 1 million is the maximum capital share that we have to put in, meaning 100,000, di ba? 100,000. Yun lang, hindi nakasobra pa ng 100,000. That's a safety net sa kooperatiba. Yun lang muna siguro ang nahihingi ko ng ano nyo. Inputs. Yun lang, parang lending muna ang gawin natin. Paglalago na to, may branch another business o ganon. Pero subukan natin sa kundin ako sa CDA kung pwede bang maging kooperatiba itong ganitong klase na nasa SOM lang, ganon paano. Sige, so that's the may initial input for this income generating projects. So I will be hearing your reactions, your comments, and observations. So table is now open for that purpose. Maganda yan, sir, kasi naka-experience ka na. I-ano lang natin kung paano ang sitwasyon. Pero kung siguro kung sa isang lugar lang mamamahala, parang financial ano na lang kami, parang tagatago lang ba ng ano, parang nagde-deposit lang kami sa inyo, merong magmamanage talaga niyan, katulad ng sinasabi niyo na nakapag-experience kayo ng 11 years yan, tiwala ako sa iyo na magagawa yan. Isa pang suggestion ko sa akin, yes, isang suggestion ko po, di ba tuturuan tayo ni Doc Aris ng ano, ng product. Ah, yeah, tama. Oh. Pwede tama din yan. Tayo magkaroon ng parang networking style. Correct. Ang magiging mother na head natin, yung logos, yung limbs. Tapos tayo lahat yung nasa downline niya. Kaya habang kumikita tayo, kumikita yung limbs. Yun naman po isang suggestion ko. Ang product magagaling kay Dr. Paris. Parang ganun po. Bubuhuin natin yung networking na yan. Yun po, suggestion ko. Pero open pa rin natin ito sa kanila. Pwede maging kooperatiba din yun, ha? Maging isang Opo. Business na kooperatiba yung business na sa atin, yung mga lineaments. Pwede rin, ganun. So, ang... Pero nakita ko kasi sa lending, kung lending talaga ang ano, malakas yan, lalo na yung may magaling, halba katulad sa mga tindahan, sa palengke, tapos araw-araw umiikot o weekly umiikot, mas may mabilis arawan, doon. May arawan, ganun. Yung 15,000 in short time lumalaki, yes, yung capital kasi kumakalat yung habang nagbabayad sila pag nakapuno ng ano, meron na namang uutang o pautang na naman, kaya lumalaki siya, lumalaki, kaya maganda din po yun. Okay, sige, napasikisip ko na po siguro kung okay lang siguro kay Coach Rio sa administration, magawa siguro tayo ng LIMS cooperative, parang isang branch na naman, isang department. Diba, marami tayong department sa LEMS. Meron tayong College course of Divinity, College of Allied Courses. Parang sa isang dulo, meron kong LEMS Cooperative, LEMS Multipurpose Cooperative. So pwede natin i-register ang LEMS sa CDA bilang isang cooperative. No? Pwede. O isang, Opo, pwede. Pwede rin. So, opo, diba, ano, pre-tax ang co-op? Yes, pre-tax ang co-op. Pre-tax yan. Ko. Yan, pwede po. Pwede yung ganun din, isang kooperatiba. Tulad din ko nasa Mountain View College. Mayroong kooperatiba ang Mountain View College. Pero paan?
mga workers ang hindi pangalan sa Mountain View. Okay, Mountain View workers multi-purpose. Ganun din, LEMS workers officers ko multi-purpose cooperative. Parang ang nagawa gumawa ng cooperative ang mga trabahante, hindi mismo yung college. Hindi man pwede convert na to yung college na maging cooperative. So Tama. grupo lang na mga trabahante o mga professors, gente, naging nag-kooperatiba sila, gumawa ng kooperatiba. Parang pwede yan, feasible man. Online lang kasi ang, no? Online lang ang pag-apply sa CDA, sa registration sa cooperative. Mag-determine lang tayo kung magkano ang authorized capital share natin. At may ano man, at least 25% yan ay paid up capital share. Yun na pag-apply natin sa kooperatiba, yung cash na yon ay handang-handa na. Yung iba pwede mag-capital share ng share ng 2,000, 5,000 hanggang ma-reach yung 25% na paid up capital share. Pwede na yun, ma'am, no? Pwede rin. Gawin natin ng LEMS, kung ano yun. Start tayo kung sa saan. Gobyerno, open din natin to sa ibang, ang tawag doon, ibang graduates din, katulad yung sabi nyo, pwede. Yung mga beta. Baka gusto nilang mag-join. Tama. Kasi parang sa lahat nito, buo na to, sa lahat na hindi lang sa gamma batch, sa galing ng alpha, beta, sa susunod pa ng batches. Kasi voluntary naman din ang membership ng kooperatiba. At least meron tayong mother cooperative na naitayo. Kung gusto sila pa membro, ayun na. I-plasta lang natin yung mga palisiya, constitution and bylaws ng kooperatiba. Ako lang bahala doon yung constitution and bylaws sa kooperatiba. So okay magawa po. Sila ng magandang pangalan. Anong magandang pangalan sa kooperatiba? O LCMBSI Workers o Multipurpose Cooperative. Yung ganon. So, may we hear from, salamat Ma'am Maria Lorena sa ano, sa input mo. Ma'am Labon, anong opinion mo dito? We will be converting a creating a cooperative. Yeah, maganda yung engineer. Creating a cooperative, no? Sa LIMS. And those students or professors can join and yan, maganda yan. Yes, yes. And ano, kung cooperative, ang makahulam, di ba, borrow money, is mo na siya? Tama ba? Ang mga membro lang. Ah, yes, members lang. Ang membro lang po. Ang makabaro. Yes. Hindi pwede yung iba. Yes po. Ay, pwede natin siguro, sir, i-open yan sa ano, kung merong mag-handle talaga. Mas mabilis yun. Lalo na kung halimbawa sa mga palengke. Oo, talaga, ano yung talaga. Nangangailangan ng kapital. Mga kapital, oo. Apo, mas mabilis kailan, yun. Kailan meron lang kolektor. Kasi, meron kolektor apo, yun. Kailangan. Kasi kapag sa mga Adventist, nako. Adventist. Baka makompromiso tayo dyan. para may experience ka nun kay Ma'am Maria. Sabi sana daw siguro. Sabi daw po. Yes. Pagka yung kaibigan mo, para hindi kayo mag-away, huwag mong pauutangin. Pero pagka gusto mong maging kaaway, pautangin mo. Ang maganda dito sa kooperatiba, ma'am, kay hindi maging personal. No, hindi personal, kaya sa cooperative ka nang hiram, hindi sa isang tao. So, ang maganda sa cooperative, pag hindi siya babayad, pwede kang ano, mayroon pang conciliation committee that will take up the no, then kung hindi talaga madala yan, pwede ka makakaso. So yun, yung may ano kasi may ngipin ang kooperative, no, pwede habulin yung hindi makabayad. Pero bilang members ng LCMBSI, bilang chaplain, I do believe nobody among us will do that. No? Rabang, we really support and do the best that we can. Eh, ano, ipananghin lang po nato ni Coach Rick kung okay rin po siya, ha? Na doon ay kooperatiba na matukod na under sa LCMBSI. O sige, so kita pa may nag-discuss-discuss, ane. Maminaw lang tita sa uban, maabot na tong uban din eh. Lasotso pa man. So,
Okay ka, Ma'am Maria Lorena. Okay po. Si Ma'am Labon. Okay ra po. Si, ikaw, Sir Glenn. Nakadungo pa ka, Sir Glenn? Sige, wala. Prayer warrior na to siya. Ah, prayer warriors na. So, bito, Ma'am, kanang akong kuan. The other side, ha? The other side po na akong nahuna-hunaan. Gawas, Ana. Na po yung other side, bito ka ng... Okay. I do believe kita nagkakuan po ito o kung ka nagkatawag na ito o COP, itong combined offering plan. As guide, di ba, ang 10% tithes mana, then another 10% for the combined offering plan o COP. Yeah, yun lahat ang bigay mo sa church. Mayroon ding ibang members na gumawa ng 30%. So 10 plus 10, yung additional 10%, eh yun na, siya na ang magkano kung saan niya ibibigayan, saan ba niya i-allocate. Yung iba gumawa diyan para may maghingi, may mga tulong diyan na kukunin, suporta niya sa church building, suporta niya sa ano-ano bang mga proyekto sa iglesia. Meron na naka-specified na yun na may idagdag. Yun din naisip ko kung siguro kung iba sa atin kayo ngayon nag-practice ng ganon, kung napag-isipan ko rin dahil meron din outside sa kooperatiba natin, meron din some portion. Siyempre, kung ako, sakali ako mag-decide, I will give certain portion of my COP to the LEMS, no? For the operation and maintenance. Kasi yung sa kooperatiba, ang income kasi yan is annual. So at the end of the year, mag-conduct pa ng assembly. So kung ilan ang income doon, yun pa ang mabigay sa LEMS o sa kooperatiba, sa school. So annual lang pa ng share, pero okay. Sige man. Pero pwede man din, depende na sa board of directors kung during sa pag-budget sa kooperatiba, there will be part of the income of the kooperatiba sa operation nga malagay doon sa operation and maintenance of the school. Pwede na, depende na sa mag-budget na maging sa yan, sa ano, sa general fund. Setting na lang natin ng ganun. Yung sinasabi ko para diretso na, diretso maibigay na sa paralan. Yung sabi mong pang-offering, pang-support para sa paralan. So depende na sa ano, conviction natin, sa commitment other than our income generating projects. Kasi nakita natin malaki talaga ang pangailangan sa pangangailangan ng ating school. Lalo na ngayon, no? So yun lang po, yung parang ganun. Yung kooperatiba at saka yung sa COP mo, magbigay ka lang ng ilang porsyento. Pero that is over and above the 20%. No? That is over and above. So mag 30% ka, o di ba 35 o 25%, yung depende na sa conviction natin sa mga commitment. Hindi man talaga necessary nga mag-ano ka ng 30%. Ganon. Depende na. So, pero kayo yung 10% na tithes, whether we like it or not, that's it really. So yung COP, nga, proposal man lang din yung COP. Hindi man din tayo no, persado na talagang 10% din ang COP mo. Depende na. So kung naalala nyo noon, no, pag-umpisa nito, di ba, yung iba pwede lang 5%, pwede 2%, hanggang nag-increase progressive ang commitment niya, hanggang naka-reach siya ng 10%. So, kasi love offering kasi yon, di ba? God is not demanding us. No? Yung 10% lang talaga, naka-just prosento yon. Pero yung offering natin, tayo na. Pero kung tingnan mo yung mga writings ni sa Spirit of Prophecy, meron na talaga yun nga, ang OOP o COP is also 10%. Di ba, narinig mo yung second tithe nung una? Ma'am Maria, narinig mo ba yung second tithe? Ma'am Labon? Yes, sir. Apo. Yes, yung second tapos tithe pala yun. Yun ang COP. Yes po. Yun pala ang COP, ang second tithe. Hindi lang, ngayon lang ang pangalanan ng COP. Pero before that was already, you know, in the game ng chicken type is for the offering plan. Parang binibigyan ng pansin ngayon, may pangalan ng combined offering plan, COP. Kasi dito sa Mindanao, ang model namin dito sa ang Baan Church sa Butuan City. No, mas malaki pa ang kanilang COP kaysa tithes. No, times 3 times 2 ang tithes na ang kanilang COP kaysa tithes. So, kaya grabe ang church na yan, mga evangelistic crusade, walang problema sa mga gastos.
kasi mayroong mga miyembro nila doon nag 40%, 30%, yung ganun ba. So lumalago talaga ang kanilang church. So ganun din siguro natin ang gawin dito na nakapa maganda natin dito kay meron tayong sa Pauline Missiology. Pwede yung capital natin sa share, yung capital natin sa capital share, i-invest for the formulation of sa mga products. Yung ganun. Okay. Sige, Samor, ano? Aside from that, baka meron pa kayong wild imaginations and how can we operate that we can earn income to support the school. Wala ba kung na? Matuloy, may ba nag-join? Kung matuloy po yan ng co-op natin, di ba, kanyo may kan, ano, tinatawag na share-share. Yes po. Sa umpisa, gawin natin, bigyan na kaagad natin ng ano, percent sa lahat ng mag-share kaagad yung limbs para meron siyang equal share ng bawat member. Kaya matik na yung isang share, halimbawa kung tigi isang share tayo, halimbawa kanya yung 1,000. One share, ma'am, is minimum is 100. 100 ang per share. Oh, halimbawa siguro, ganyan. No. Mag-iipon tayo ng magko-contribution tayo ng isang share din para sa ano? Para sa logos. Kaya pagka nagkaroon ng anong tawag yan? Sharing o dividend, ba ganyan? Dividend at attorney's refund. Meron na siya kagad na para sa kanya bukod pa dun sa individual na ano natin, magiging pledge para tama, sa sarili tama din natin. Ma'am, maganda yon. Meron lang isang taong magtayo for LEMS, representing the LEMS. Kaya hindi man pwede ang LEMS sasali as an institution. Kailangan may tao na, so posible na yung treasurer, pwede siya mag-represent. So instead na yung LEMS magbigay ng capital siya, tayo na magbigay ng capital siya para sa LEMS. Para tama, makapatunis refund din siya at saka dividend. Tama. So, Kaya kasi matik, meron yung siya agad. Dividend, yeah. Yeah, tama. Yung dividend kasi ma'am, that will be taken from your capital share. The bigger your capital share, the bigger will be your dividend. Yung patronage, yung pagpatronize mo sa produkto lahat tulad ng lending, nag-avail ka ng nag-loan ka. So bawat payment mo sa ano sa loan mo, may porsyentong papunta ng patronage refund. Kaya sabi patronage refund. Kasi at the end of the year, kung ano yung net surplus ng kooperatiba, i-divide na yan ilan ang para sa dividend at sa patronage refund. Usually, that is 60-40 or 70-30. 70% for dividend, 30% for patronage. At saka meron ding 5% for CSR, ng community, okay, corporate service, CSR, responsibility, corporate social responsibility. Yung 5% na yan, pwede yan natin ibigay sa school as our social responsibility of the school. So meron na siyang 5%. Pwede man yun. Tapos meron pang ATCF sa mga training. So pwede rin yung, no, yung 5% sa total income. Imagine, ha? That's for the total income. Before the dividend and patronage fund will be taken out, the 5% will be taken from the totality of the net surplus. For example, if may 5 million na net surplus ang kooperatiba, yun din doon kunin ang 5%. So 5% of 1 million. So ganun. So malaki-laki din. Gawin natin social, corporate social responsibility para sa LEMS. Ang ganun. So marami bukod tayong mga bukod dun sa share na yun, bigyan pa rin natin siya ng dami. Lagyan pa rin natin siya ng dami na yes, para yes. sa equivalent sa isang tao na magsishare. Oo, yung sabi mo kanina, may dami, may isang taong mag, ano, magtayo for the lens. Okay. So, pwede pong dalawa. Basta pwede. Lang, ano, pwede. Pwede na, tayo na lang magbigay. Sige. Okay, yung bagong tinayo kong kooperatiba sa IL is, yun lang, 1 million lang ata yung authorized capital share namin. Tapos,
kailangan kami mag-produce ng 62,000 as 25% PIDAP capital to register, to be able to register. Yun lang. Yung 62, yun na ang gagamitin sa pagpalinding, pangruling, hanggang lalago. So kung kasama na lahat from alpha, beta, gamma, at sa sunod ng mga batches, yun, sigurado ako with God's rest, talagang lalago ang kooperatiba dito. Makasasuporta na sa, no, sa ating LEMS o sa CMBSI. Other than yung sabi ko sa COP mo na mayroon kang specified offering for the LEMS, you know? That is over and above your 20%, your 10 sa tithes and 10% COP. Over than that, yun na, magbigay ka ng specified offering. Mayroon mang GCAS si ma'am, no? Si Ma'am Manilin, yun diretso mo na lang padala doon. Yung support ko. So, kahit membro ka ng kooperatiba, meron din ka ng, no, ibang sources for the support of the school. Okay, so meron pa discussion for that matter. Meron bang bago na, no, naka-join dito? Tayo pa rin. Kano ba tayo dito? Ilan ba tayo dito? Sige. Tingnan muna natin, ha. Stop ko muna ito. 5 pa rin tayo. Okay. Kasi may opinion si Sir Narcy to. Kaya lang po, di kini kilala ng pamunuan ng mission at conference ng ating school. Ay ito, dito Sir Nerds, hindi naman kailangan na kilanin pa ng mission at conferences ng ano, kasi independent man tayo, di ba? Di ba? For private, ang dating kasi natin yung college, Lucas College of All Service, we are a private sector. So kung private sector ka, hindi na kailangan na i-acknowledge ano ka pa ng mission. Kasi private sector nga, tulad ng NGOs, parang national, ano, non-government organization tayo. So, dito tayo sa private sector. Academic representation natin yung Logos College of Missions. So, as for bylaws po, no problems. Ako yung gumawa. Meron na rin kan template ng bylaws ng CDA. Online lang. Pwede ako na lang mag-apply. Kasi yun din ang ginagawa ko. Mas mabilis ngayon mag-apply kasi online lang. Only certain steps to do with the registration sa kooperatiba. Importante lang dito, kung meron tayong, no, maging opisina, siguro sa Bulacan, siguro ang main office natin sa kooperatiba, kasi kailangan man yung saan yung temporary office, meron tayong mga voluntary muna na mga officers, yung manager, yung caser, yung yata ba, yung manager, collector, ibang pa. Yun. Sige lang, Sir Nards, we can continue with our plan even without accreditation pa sa ating mission o sa conference. No. Okay, yung COP, Sir Nards, okay, yung 10% tayo man yun, yung COP as proposed is 10%. Pero pwede ka magdagdag sa sarili mo ng another 10% for your own disposition. Ikaw na yung ano, mag asset aside kung saan mo gagamitin yung additional 10% mo. Wala nang hold ang church niyan. Except kung ibigay mo lahat din yung ano, pero that will be over and above your 10% sa COP mo. Marami din kami dito mga LS na gumagawa ng ganon. Kaya kung mayroong mga nagkangailangan, meron kasi kahit konti, may bigay kami galing sa additional namin na 10%. Usually 10%. So parang naging 10-30%. So ibig sabihin yung over na 30%, yung 10% na yon, ikaw na ang, no, ikaw na ang mag-manage kung saan mo yan ibigay, saan mo yan gagamitin. So pwede, yan nga, sabi ko nina, pwede mag-share ka para sa LCMBSI, para sa church building, para sa welfare fund, o para sa youth program, anong club program ng iglesia, yun may specified offering ka na.
Kasi yung COP, yung 10%, that will be divided for all the departments sa church. Yes, mahis talaga, sir. Hindi nadadaan sa church yung additional mong 10% na sabi over and above. Yung sabi ko, over and above of your commitment sa 20%, sa 10, sa tithe, sa 10, sa OP. Yun na, sa'yo na yun, sir. Tama yun. Hindi na ito dadaan sa church. Pwede masupport ka para sa Hope Radio, sa television, ganun. Ito sir ang na-practice namin dito sa, ano, sa Mindanao, yung ganun. So, That will be another source. Yes po, Ma'am Labon. Hindi siguro siya ma-term na COP. Pwede siguro like philanthropies kay ko if you what do you think? Like the extra offering that you said. Pwede rin, pwede. Okay. Kasi yung iba po, pag no, when you say murag COP, murag siya dito gikan sa parang galing siya doon sa COP offering mo. But when you say like this is extra like I have another budget for like helping the needy. So dito nakukunin ko lahat yung may mga namamatay nag-ano. Yes, so sa dito welfare fund, sa poor fund, ganyan. Yung ganun mo. Oo. So that term siguro not the another like another offering that you put another percent. Pwede rin gawin from mo your welfare salary. Fund. Yeah. Oo, maybe at siguro your from disposal. The salary. Pero yun ma'am, tama yun ma'am. Kasi pag gamitin natin COP, parang sa man computation siyang lang. Oo. Kayo na bahala kung 10% ba yung ibigay mo o 5%, depende na. 10%, wala na 10%, yung, kayo na magbahala kung ilan ang over and above sa COP mo. Yeah. And dyan okay, ako, yes. Yung mga... So at your disposal yon, at your disposal, kung sino mabigyan mo. Kung may magsulit sa'yo, may punto ka na para ibibigay. Doon mo na kukunin. Parang extra fan mo ba? Yes. Talaga Ma'am Labon, talaga iba talaga ang experience mo. 'Di ba pag may magsolicit sa iyo, usahay problema ta ba nga as may kahatag pero na kay pundo, pundo na yung magsolicit, lami kay ihatag ba? Lami kay ihatag na kay personal. Ay, tama din 'yon. Para parang personal emergency fund o yeah, personal welfare fund. Emergency fund, oo. Kasi ako ganyan din ako na yes, ma'am. Wow, very good. Sa special na lang siya sa ano sa special class. Yes. I put Sumura, a portion. Para bang, oh, I put yes, a special portion. Fund mo. Ilagay na natin special fund. Oo. Yung special mo. Lahat ng mga funeral. Pwede rin philanthropic fund. Yes. Okay. Sige. So yun lang siguro kung tayo mag-practice. Hindi lang tayo mag-set aside kung ilang prosento yung ilagay mo sa ano sabi mo, philanthropic fund. Tama mo yan, no? Philanthropic fund. Parang ganyan kasi parang lahat-lahat na yung mga extra hindi siya galing doon sa bulsa mo. So kung may ano salary ka, automatic siya doon. So kung may maghingi, at least may makukuha ka na. Yes. Kasi may minsan pondo ka. Wala kasi minsan nga, pag sa salary wala ako. Kami dito yung salary is enough lang. Talaga. Actually, ma'am, that's really a challenge. Yung ganun. A challenge. Para bang that will be you will be claiming the malakay threaten yung ano ba yung mga promises sa Panginoon. Yun talaga iba talaga ang dating. Yung murbag you are investing more than what is required and asking the Lord to bless the remaining funds, the remaining one. You ma-enjoy mo talaga ma'am. You will really enjoy. You have something to give. Yeah, kahit meron nang kailangan, may nakasakitin ka. Kasakitin mo na neighbor mo, yung kasama mo sa church, kahit konti may maibigay ka, masaya naman sila, kahit di man kailangan malaki yung maibigay mo. Basta lang may matuno lang kang katabang sila ha. Kasi kapalit lang di makakilong bugas, o kinalipay na kanila sila na, di nakamalimta na nila ba. Yeah. Kaya nga, the more you give, the more you receive. Yes, tama yun. I really personally experienced that one, ma'am. Sige, so ngayon, magbigay na ako ng porsyento para sa LEMS. Aside sa. Sir Niles, di lang ako magsaba, Sir Niles, pila ha. Ako lang ipadala diretso kang mga matilin. No. Support for the LEMS sa aking monthly income. No, yan lang. Ako na ako nang bahin-bahin nun. Kaya nagpractice ko ng 10%, 30%.
So, natoy 10% nga pang tulkan sa mga substation. Ginagmay lang God, at least sa nga mahatag. Ya, karon, i-apil lang ako ang lems sa akong mga hataganan. Sa akong mga tagaanan. So, nga na po, kung kalugar ta, pwede po na to kan, as pasa, morag, gesture ba nga pagpasalamat na to. Imagine na, scholar ta, what a vision niya nilang. Okay, so we will, you're welcome, Sir Nerd. At least nakapasok ko dito, ma-share na din. Na may share na din. No. Sige lang. Yun lang siguro para din ma-encourage natin yung iba. Pag-isip-isip din. Pero yung kinabuhan, yung kooperatiba talaga at i-post natin yung kooperatiba. Yung kooperatiba namin dito, meron na kaming dairy products. Meron na kaming bakahan. Na-produce na kami ng gatas. Sumusupply na kami sa mga paralan. Na apel we joined mga bidding, yun na more or less na no, maging 100 million ata yung kapital ano namin. Nag-umpisa lang kami urban poor kasi ang umpisa ta unang business namin sa kooperatiba, bumili kami ng lupa at pinaghati-hati para ng subdivision. Then yun payable for three years. So, pero yun na yung initial capital nila yun na din ang bino. Ang binayad namin sa pagbili ng lupa at saka yung monthly payment nila, yun din ang binabayad namin hanggang na-impas ang yuta. Hindi kami nagsugod katong malit ng yuta, giluti-luti. Manana, na-income, guna may glending, naguna may og hollow block making, goat production, tapos yun na, yung ibang negosyo na hanggang meron na kaming factory ng feeds. Yan lang. Siguro pwede pong gawin hanggang sa Pauline Missiology para bang na ba yan? Marang training ba? Yung meron kang puntahan ang mga estudyante doon sa kooperatiba at magkatulong sa kooperatiba. Kaya iwan lang siguro Sir Cedric kung okay lang si Coach Ray. Atin lang ipasin sa kanya. Yun lang siguro parang itong nakita ko na pinaka ano natin, we will make a cooperative. Hindi lang siguro natin, umpisa lang, kunti-kunti lang ang i-subscribe capital share natin para hindi masyado malaki yung kailangan natin i-raise up na capital for the registration. Kasi dito sa cooperative, at least ano, 7 to 15 man lang ang minimum set of officers. 7 to 15 members to start the co-op. Okay, so meron pa mga inputs? Ano ba yung iba? Napangdagdag, lima pa rin tayo. Alas punong oras na. So, next natin agenda dito. Ganun na, yun. Yung update sa class gift natin contribution so far, anyway, malayo pa man yan sa first trip pa man yun. Meron ang isang nagbigay sa atin, naka-receive na ako dito, si Chris P. Sanchez, ang pinakaunang nagbigay ng contribution na 2,000. So, 22,000 na lang kulang kasi 24,000 man i-raise up natin. Kasi yung 6,000, nasa Thailand naman si Maminil, at si Ma'am Labon, doon na. So, 24,000 i-raise up natin dito na ipapadala ko kay Ma'am Minel. Tapos, yan yung muna. Ano pang agenda dito? Income generating projects, updates contribution for other matters. Okay. So, anong sadya natin? Shall we now pagkamatagalan pa yung iba? So, at least meron na tayong initial discussion. So next Thursday na naman, mag-meeting tayo para update. Tapos din we will be hearing the inputs of others who proposed. So makaisa na ba tayo na we here are now in one na yung kooperatiba ang ano natin i-post na gawin? Okay lang, Ma'am Labon, Ma'am Maria. Sa akin, okay lang, okay yan.
Sir, ang problema, hindi tayo quorum. Lima lang tayo. Oh, Kung at pwede. least meron tayo ano, during sa next meeting natin, kumakorum na. At least may initial discussion na. Yes, No? sir. Okay, sige, sige, sige. So mag-imbita tayo sa ibang mga miyembro natin na next Thursday ay sasali din sila. E bago pa rin na-add kasi yung iba. So yun na siguro, no? Tapos yung membership natin, kung sasali yung sa Alpha, Beta, sa bus natin, pwede din ma-join sila sa contribution. So posibleng liliit yung contribution natin kung sasali sila. 15 man tayo, kung lima sila sasali. Mga Sir Nards, ilan ba sila yung sasali sa contribution from Alpha and Beta ang bus? Sige, sige. Nagbiyahe man ata si Sir Nard, si Dran na nagsundo ng anak niya. So dito lang muna sa tayo mag-join na lang sa siguro tayo ha. 8:29 naman, gabi na rin. So any motion to adjourn the meeting? And before tayo mag-adjourn, mag-special, mag-school song muna tayo. No? Teka. Okay, so closing soon natin to. Tapos pwede si Ma'am Maria, ikaw mag-closing prayer, ma'am. Yes, sir. Maria. Apo. Okay, thank you. Yes, again. Enjoy the singing. This darkened world, we need the light, a true guide of life to follow. The sure guide of life, the pearl of great price, this truth we will find in God's word. Search God's word. Tayo po'y manalangin. O Amang Banal, dakila at makapangyarihan, na nagpapaunawa sa lahat ng mga bagay na may lalang sa amin at nagpapahiram ng patuloy ng buhay at lakas,
Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-usap sa mga ideya na aming pong napapagkasunduan sa iyong paggabay at pangunguna sa aming presidente, kay Sir Romeo. Patuloy niyo po sang patnubayan at pagpalain sa kanyang pong pangunguna sa aming batch at sa mga ideya na makabubuti at makakatulong sa LIMS para ito po ay patuloy na lumago at magpatuloy sa gawain na makatulong sa mga manggagawa na nais gumawa at magdagdag para ng karunungan, ma-inspired sa yung mga salita at sa mga testimony ng mga mag-aaral. O Panginoon, wala kami magagawa kung wala ang iyong pamamatnubay at gabay, ang iyong pong Banal na Espiritu, patuloy po namin hinihingi na ipagkalob sa bawat sa amin. Pagpalain din po ang bawat isa, ang batch na to, ang aming mga aaral, si Doc Ray, at ang mga officers, administration, ng LIMS. O Panginoon, ikaw po nakababatid ng pangangailangan sa kalusugan at pinasyal ng bawat isa. Maaari po bang ang iyong mapagpalang kamay ang igawad sa bawat isa. At pinasalamatan po namin ang lahat ng ito na ito'y aming tinanggap na. Pagpalain po kami sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Ma'am Maria. So, any motion to adjourn the meeting? Ikaw naman mag-motion. Kaya tayo naman dito. So, Ma'am Maria to adjourn the meeting. I move the meeting to be yes, closed. Ma'am. Okay, there's a motion by Ma'am Maria Lorena de Dios to adjourn the meeting in a second. Ma'am Labon, ikaw na lang din masikan. Tayo mo lang dito. A second ay dito si Sir Nards. Nandito pala Sir Nards. Thank you, Sir Nards, for the second. So, no objection. Hearing none, the motion is hereby approved and carried. Meeting is hereby adjourned. Thank you for joining and see you next week. The same time, first day 7 p.m. Thank you, sir. Thank you. God bless us all. Bye-bye. Bye. Good night. Okay. Good night. God bless. Good night. God bless. Thank you, Paul. Sir Nards, ikaw na mag-go. Leaving. Thank you, Paul. Maria, Sir Nards, thank you.